talent inside me is there by design. Remind me the glory's not mine. To speak of your mercy, to write of your grace, to broadcast compassion, to publish your At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Ang sanlibutan na batbat ng kadiliman ng kasalanan, tila baga walang inaantay na kawakasan. Kailangan natin silang dalhan ng katotohanan. Huwag nating ikahiya ang pangangaral ng ebanghelyo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Inilunsad po namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang maging kasangga ninyo sa katotohanan. Kapag tumipid siya, may dating, may matatag. Ang unang tanong ko ay... Ang tanong ko po ay... Ang akong pangutanam... The challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Kung gusto mo na magandang sagot, abay magtanong ka na magandang tanong. Sigaw ka pa lang, sigaw ka lang. Tatagay mo pang sasigaw. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ibunyag. Hindi ka mahihirapang hanapin ang katotohanan kung Biblia lamang ang iyong pinagbabatayan. Kunting hakbang na lang, sabatista ka na. Happy Sabbath po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Masaya po kami na kayo po ay makasama sa araw ng Sabbath na ito. Kung kayo po ay nasa amang sulok ng sanlibutan, ay binabati po namin kayo ng Happy Sabbath. Maraming salamat po sa inyo po patuloy na pagsubaybay. At kung kayo po ay nag-share po ng programang ito, i-share nyo na po sa inyo po mga kaibigan. Salamat din po dahil sa ating mga top fans, sa ating po mga sponsors na patuloy na sumusuporta. Kaya po, ito po ay nagpapatuloy. At kayo din po sa ating po mga kapatid na patuloy na ito nga po ay tinatangkilik. Minapagaganda po ng ating pong pag-aaralan ngayon. Kung inyo pong mapapansin ay meron po tayong ibang kasama rito sa ating pong programa. Narito po si Pastor Frederick Lopez. Siya po ay District Pastor sa Tanay. Siya po ay merong tatlong anak. Merong asawa na ang pangalan po ay Sister Abigail Lopez. Yan po, siya po yung ating mga kasama ngayon.
Kaya nga po si Pastor Emerson po, kung nami-miss niyo po kasi siya po ay nasa dyan po sa Zambales, mayroon po kasing CLC Wide Sport Fest. Kaya po ang tumugon po sa panawagan ng ating Panginoon na kanyang kahalili ay walang iba kundi si Pastor Frederick Lopez. Pastor Frederick, pwede po kayong bumati. Isa pong pagpapala na makasama po kayo dito sa pag-aaral sa kapitulong versikulo at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Ganun din po ay happy Sabbath. Tingnan mo. Yan, maraming salamat po Pastor Frederick sa iyong pagbati. Pinabati ko rin po ang akin pong pinaglilingkod ng church, ang PCC Church, din ang aking may bahay na Sister Lioren Aventurado, ang aking mga anak na patuloy na sumusuporta sa ating pong programa. At ganyan din po sa ating mga kaibigan na nandiyan po palagi isinishare po yung ating pong program. Napakaganda po ng ating pong kalakayan ngayon sapagkat ito po ay may pamagat na rebellion sa isang sakdal na sansinukob. Na kung ating pong ilalarawan ito ay para bagang merong dalawang persang nanlalaban. At ito pong rebellion na ito ay parang tumutukoy ito sa pag-aalyansa. Kaya tutukuyin po natin sa pag-aaral natin ngayon kung sino nga ba ang nasa likod nito at ano nga ba ang itinuturo tungkol sa pag-ibig ng ating Panginoon sa mga pangyayaring ito. Ang ating pong talatang salauhin ay matatagpuan po sa Isaiah 14 verse 12 na ang sabi po ay, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpabagsak sa mga bansa. Dito po ay napakarami po natin mga katanungan. Ano po? Talong higit dun sa mga bago-bago pa lamang na nagbabasa ng banal na kasulatan, na nagtatanong tayo bakit may mga sufferings na nangyayari sa kapaligiran. Kamakailan lamang ay nakaranas tayo ng bagyo, Pastor Frederick, ano? Buti na lamang ay lumihis na. At ang dami pong mga nasalanta nito, marami mga napurhisyo. Ano nga bang pinagmulan nito, Pastor Frederick? At kung mapapansin natin ay parang nakakatakot ang sanlibutan. Iniisip natin na parang talagang may maglalaban, ano? Talagang parang may mabuti at merong masama. Ayan. Kaya sa pagkakataong ito ay tutukoyin natin kung ano nga ba ang pinagmulan nito. Yan, napakatanda. Ngunit bago po natin ito tuluyang talakayin ay ating hinihilingan si Pastor Frederick na pangunahan tayo sa panalangin. Ipo, tayo po ay manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat na pinagmumula ng biyaya at pagpapala, masungkuhan po nawa namin ang pag-asa sa kabila ng paglaganap ng parahasan at kasalanan. Sinawa ay inyo pong i-bless ang mga talatang ginintuan na nagmumula sa Biblia upang kami po ay magkaroon ng matatag na relasyon sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan. Pastor Frederick, napakaganda na ating tatalakayin. Well, ang una nating katanungan sa iyo, Pastor Frederick, ay dito kasi ay kadalasan natin binabanggit na ang Diyos ay pag-ibig. Ano? So ano yung masasabi natin ng katiyakan ng Diyos ay pag-ibig tungkol sa likas ng kanyang mga ginawa sa pamamagitan ng kanyang paglalang. Kaya alam naman natin ang Diyos ay lalang. So, Pastor Jaime, tinutukoy ng banal na kasulatan ang kasagutan sa bagay na ito na ang mundo ay kapahayagan ng pagmamahal ng Diyos. Sa kabila na ang ating pong nararanasan sa kasalukuyan ay may karahasan, pagpatay, krimen, at samot-samri ang scam maging sa Facebook, sa GCash, ay na-scam na rin ngayon. At marami pang mga bagay. Ngunit sa bagay po na ito, ay makikita pa rin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa kabila ng ganitong mong kaganapan. Ang tinala po ng 1 John 4:8 at 16, nang sabi doon ay, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Tinala po ni Juan na sa
kabila ng mga kaganapan ng karahasan at pagpatay, paglaganap ng kasalanan, ay ipinapahayag pa rin po ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. At ito ay matatalakay natin sa mga pag-aaralan natin ngayong gabi patungkol sa mga talata na kung saan ipinapahayag na sa mundong perpekto o yung lugar na walang kasalanan ay meron palang pinagmulan at ito ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kung tatanungin natin ang Biblia, bakit pa kailangan lalangin ng Diyos ang mundo kung ito pala ay mahuhulog lang din sa pagkakasala? Sinasabi po ng Biblia na ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. So, ang Diyos na mapagmahal ay mahal niya ang kanyang mga nilikha na mga angels sa langit pa lamang. At binabanggit din ng Biblia na ang Diyos ay kinapapalaoban ng tatlong persona, ang anak at ang ama at ang banal na espiritu. At sila ay nagmamahalan. At bahagi ng pagmamahalan ng Diyos ay ang kanyang paglikha upang ipahayag niya ang kanyang pagmamahal. Kung kaya nga, ang Diyos na mapagmahal ay nag-create siya ng isang mundo na actually dahil sa pagmamahal ng Diyos ay nabubuhay ako ngayon at nabubuhay tayo, Pastor Jaime. Kung hindi tayo mahal ng Diyos, supposed to be, hindi na po tayo nabubuhay ngayon. Hindi na sana magpapatuloy ang lahi ng tao. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ay tinubos niya tayo sa pagkakasala at niredeem tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Kung kaya nga tayo nagpapatuloy na mabuhay at magkaroon ng isang pamilya. Alam niyo po, the greatest experience that we could have is to live and to know our loving God and also to have a family that will take care of us, yung mamahalin natin, aarugain natin. Yan ay isang napakalaking pribilehyo na nagmumula sa Diyos, Pastor Hene. Salamat, Pastor Frederick, sa iyong napakagandang kapaliwanagan na ipinapakita po ng ating kalikasan na meron tayong Diyos na manlalalang na siyang lumikha ng sanlibutan at ng lahat ng sansinukob. Makikita dito, Pastor, ang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya nga, kapag ka ating i-enjoy o kaya naman ay imumulat ang ating mga mata, makikita talaga natin na ang Diyos ay pag-ibig. Doon pa lamang sa ating mga, halimbawa, humihinga tayo, no, Pastor Frederick, nilikha niya yung mga halaman eh. Yan, talagang yan yung nagbibigay sa atin ng fresh air. Yan, makikita natin ang napakabuti ng ating Panginoon at napakaganda ng kanyang paglikha. Yung ating hinihinga na carbon dioxide, siya namang nagiging hangin na rin ng mga halaman. At kung saan, yung mga halaman naman ay ibinibigay niya naman yung oxygen para sa mga tao. Diba, kamangha-mangha yan, ipinapakita lamang na meron talagang manlilikha na nagmamahal sa kanyang mga nilikha. Doon yung pagbibigayan. Katulad na lamang ng halaman, Pastor, ano? Bukod doon sa lilim, yung mga puno, dahil kapag naiinitan tayo, ay nakakatulong din ito sa ating mga pagkakasakit. Ngayon, Pastor, ano? Kapag kasakit tayo, makikita natin na yung mga halaman ay nakakatulong ito para bumalik yung ating magandang kalusugan. At bukod sa ito ay nagbibigay ng pagkain sa atin, ay talagang ang daming nagagawa ng halaman. Yung araw na ating tinatamasa, di ba? Nagbibigay rin siya ng photosynthesis sa mga halaman. Bukod doon ay nagbibigay rin siya ng vitamin D sa ating katawan. Ang daming pag-aaralan natin kapag ating i-open ang ating mga kaisipan, makikita natin na napakabuti ng ating Panginoon. Ang daming mga benepisyo na ating makikita sa kalikasan. At bukod dito, Pastor, sa mga benepisyo na ito, di ba, kapag nagpunta tayo sa dagat, pinagbasta natin yung mga bituin sa langit, yung sunset, nagkakaroon tayo ng peace of mind. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa isip. Kaya kapag stress na stress tayo, di ba, Pastor?
ay nagbabanting tayo mga family, pumupunta tayo sa kalikasan. Dahil nga makikita natin na andiyan dyan yung manlilikha na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Kaya sa kalikasan makikita natin na ang Diyos ay pag-ibig, Pastor. Ayan, pangalawang tanong naman, Pastor, ay yun nga sa binasa mo sa 1 John 4:8, ano? Diyan sa, pero kapag babasahin natin yung 1 John 4:7 to 16, ay ano ba yung sinasabi ng talatang ito tungkol sa kalooban, sa malayang kalooban? Yan, meron tayong freedom of choice, di ba, Pastor? Bilang kondisyon sa pagpapalago ng pag-ibig, Pastor Frederick. Okay. Ang talatang ito ay nagpapayag kung ano ang Diyos. Kung sino ang Diyos. At kung ano ang karakter at puso ng Diyos. Sa kabila kasi ng panahon natin ngayon, maraming nagtatanong, bakit kung ang Diyos ay pag-ibig, bakit nararanasan natin ang kahirapan at pagkakasakit at kamatayan? Ba't may pagdurusa kung ang Diyos ay pag-ibig? Saan nagmula ang pagdurusa? Ito ay sinasagot ng Biblia, sinasagot ng talatang ito, na ang Diyos, in His inner being, sa kanyang kaibutura ng kanyang puso, ay mapagmahal po ang Diyos. Ngayon, tatanungin natin, bakit nagkaroon ng kasalanan kung mapagmahal ang Diyos? Saan nagmula ang kasalanan? Yan ay na masasagot sa pamamagitan ng kalayaan ng mga nilikha ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi mag-i-exist kung walang freedom of choice. Sapagkat kagaya po ng isang robot na pre-program na kung ano po yung nakaprogram sa kanya, yun lang yung kanyang gagawin, wala siyang pagpili, ay hindi po mag-i-exist ang kasalanan. Pero dahil tayo po ay pinagkarooban ng Diyos ng kalayaan pumili, which is ito po yung bumubuo ng ating pong pagkakalikha. Yamang wala pong maihiwalayan sa paghalintulad na ang isang lalaki ay nagmamahal ng kanya pong kasintahan. Pag isang pong kasintahan ay hindi po nagsabi ng yes at ang lalaki po ay ipinili niya yung kanya ng pagmamahal at magpakasal. Ang kasal po ay pwedeng null and void. Wala pong bearing po yun. At kung kanya pong ipipilit ang kanyang sa pamamagitan ng dahas, ay pray po ang tawag doon. Kaya po, ang Diyos, nang likhain po niya ang created beings na kagaya po natin, ang mga angels, binigyan niya po tayo ng kalayaang pumili. At ganun po yung tatalakay natin sa mga mamaya-maya, ano, na si Lucifer po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan pumili. Hindi gusto ng Diyos na mag-exist ang kasalanan. Hindi gusto ng Diyos na magkaroon ng ang kasalanan sa mundo. Pero ipinahintulot niya na mangyari ito dahil ito po yung kalakip ng karakter ng Diyos na ang bawat nilikha niya ay meron pong kalayaan pumili kung ano po ang kanilang pipiliing landas. Kung kaya nga sa bagay po na ito, sinasabi po sa writings ng isang manunulat na si Ellen G. White na ang mystery ng kasalanan kung paano ito nagmula sa isang perpektong langit na walang pagkakasala ay wala pong makakapagpaliwanag. Ito po ay tinalakay ni Mrs. White ng isang manunulat na mystery po ang pinagmula ng kasalanan na isa-isa yung perpektong mundo ay biglang nagkaroon ng rebellion o hindi pagsunod sa Diyos. Pero isa po ang katiyakan dito, no? Tinala po ng Biblia na hindi po natin pwedeng tanungin o questionin ang Diyos sa bagay po na ito. Sapagkat maging ang Diyos ay He paid the highest price, yung pinakamataas na pwedeng gawin pong ransom for that rebellion sa pagkakamali po na yon ay ginawa ng Diyos. Inioffer po
niya ang kanyang buhay at naranasan po ng Diyos ang bunga ng kasalanan, ang kahirapan at pagpatay at kamatayan. Sapagkat si Kristo mismo ay bumaba mula sa langit patungo dito sa lupa upang ipahayag at tubusin ang hinihingi po ng kasalanan. Na sabi nga ng Romans, the wages of sin is death. Kaya si Kristo mismo ang nagbayad ng pinakamataas na singil ng bunga ng kasalanan. So maging ang Diyos ay hindi po in-excuse yung kanyang sarili na bigyan po ng katarungan ang nagaganap po ng mga pagpamatayan at karahasan sa panahon po natin ngayon. Sapagkat ang Diyos nga po ay pag-ibig. Anyway, yung kamatayan ni Kristo ay enough na para sagutin ang question na bakit pinahintulutan ng Diyos na magkasala ang tao. Maraming salamat, Pastor Frederick, sa napakaganda pong kapaliwanagan. Tama po na tayo po ay binigyan ng kalayaang pumili. Ito po ay tanda ng pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Well, tama rin po na makikita natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng kalikasan. Ang tawag po dyan ay general revelation. Ngunit, maaaring yung kalikasan po ay magdulot din ng kumbaga blurred. Kumbaga siya po ay hindi malinaw, kaya nga po general. Ano? Halimbawa, yung araw, yan po ay maganda. Ano po? Pero kapag tumindi na yung init ng araw, siya po ay nagdudulot ng El Nino. Kaya medyo magtataka tayo na bakit may ganon? Kaya bakit may pagkakamali? Halimbawa, napakaganda naman ng hamog o ulan. Pero kapag sobra-sobra naman yung ulan, nagdudulot ito ng pagbaha. Yan. Kaya nagiging malabo yung pag-ibig ng ating Panginoon sa kalikasan. General, ano po? Masyado siyang general. Ngunit, hindi po maaalis na kapag pinag-usapan po ang pag-ibig, ay makikita po natin ang Diyos talaga ay pag-ibig dahil binigyan niya tayo ng kalayaang pumili. Pastor, napakaganda nito. Na kung saan pwede tayong pumili ng tama at mali. Kaya tayo ay malaya, no? Pero minsan, Pastor, minsan ito ay naaabuso yung pagiging malaya nating pumili. Kaya napakaraming napapahamak dahil malaya nga tayong pumili. Yan, may karapatan ka na gawin mo ang mga bagay na ito. Pero meron din naman itong consequence yung mga pinipili natin. Kaya sabi nga ni Joshua, no? As for me and my house, we will serve the Lord. Kaya pinili niya na maglingkod sa ating Panginoon dahil napakabuti dito sa kanya sa Joshua 24:15. At yung sinasabi ni Moses sa Deuteronomy 30:19 na ayan, meron kang inilagay ng Panginoon yung buhay at kamatayan, yung sumpa, at saka yung pagpapala, yung buhay at kamatayan. Kaya piliin natin yung buhay para tayo ay mabuhay. Kaya sa atin mga kapatid, hanggang tayo merong kalayaang pumili, piliin natin ang buhay. Yan po ay matatagpuan sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat sabi niya ay, Jesus is the way, the truth, and the life. Yung pinaka-ultimate, pinaka-absolute na pag-ibig ay makikita natin sa ating Panginoon. Bagamat binigyan niya po tayo ng kalayaang pumili, ay nabalubay naman ang ating Panginoon sa krus na Kalbaryo. Sinabi nga ni Pastor Fred, yun po yung pinakamatinding sakripisyo, highest ransom sa bawat isa sa atin, yung pinagbayaran ng ating Panginoon. Dahil sa mga mali nating pagpili, binayaran ito ng ating Panginoon. Anong dakilang pag-ibig meron ng ating Panginoon, Pastor? Well, Pastor, dito ay makikita natin na binigyan tayo, napansin natin na meron tayong pag-ibig, binigyan tayo ng ating Panginoon ng kalayaang pumili. Pero merong mga misteryoso kung paano nga ba nagkaroon ng kasalanan. Ayan, sagutin na natin ito, Pastor. So, ano ba yung pinagmulat talaga ng kasalanan? Tinutukoy dyan. Babalik tayo dun sa nakaraan kung paano po natin lubusang mauunawaan sa abot ng kapahayagan ng banal na kasulatan. Ayon po sa tala ng Ezekiel 28:12-19, na sinabi po doon na ikaw ay sakdal mula sa araw na ikaw ay lalangin
hanggang ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. You are perfect. Nilikha si Kristo po na perpekto. Or rather, nilikha ni Kristo si Lucifer na perpekto. Walang kasalanan. At siya po ay walang pagkakamali. Pero gaya po ng sinasabi natin dito, ang paglikha ng Diyos kay Lucifer na perpekto ay kabilang po dito yung kalayaan pumili ng landas na tatahakin. Kung kaya nga nanglikhain ng Diyos si Lucifer, siya po ay isang pinakamataas na anghel sa langit na he has the ability to choose right and wrong. At ito po yung nagbibigay po sa kanya ng kapahayagan na perpektong nilalang ng Diyos na merong kalayaan na magmahal sa Diyos at hindi magmahal sa Diyos. Kung kaya nga, ang masaklap po dito, yung kalayaan na ibinigay ng Diyos kay Lucifer, ay ito po'y nagdulot sa kanya ng corruption of himself. Sapagkat iniisip po niya na mas mataas na honor ang nasa kanya, kagaya ng honor na ibinibigay ng mga angels sa Diyos, ay dapat ganun ding honor yung kanyang tatanggapin. Kung kaya nga ang sabi po ng Biblia, hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. So, maging ang Biblia ay binabanggit na sin is a mysterious and unexplainable thing. Yan po ang sulat ng isang manunulat na si Mrs. White. Hindi daw po kaya nating liripin na sa isang mundong walang kasalanan ay magmumula ang binhi ng kasalanan. Gaya po ng sinasabi natin kanina, binigyan ng Diyos ang kanyang created beings na mga angels. Gaya po din natin, binigyan din tayo ng Diyos ng kalayaan kung ano po yung pipiliin natin. Yan po yung pinakamasaya sa buhay ng isang individual. Gaya po ng isang anak. Ang isang anak na nasa mustong gulang na, 18 years old and above, meron na po siyang free will. Wala na po siya sa border ng kanyang ng magulang. Ito po ay pwede mo na lamang payuhan, pero hindi mo na po outside of your supervision kung siya po ay magpapas siya ng magpakasal. Hindi na po natin ito mapipigilan. At kahit kandado po natin ito sa isang kwarto, gagawa po ito ng paraan para makalabas sa isang bintana. Ito po yung ibinigay ng Diyos na pinakamasaya na karanasan bilang isang individual o bilang isang created beings. At ito po yung nakay Lucifer ng panahon na siya ay likhain ng Diyos, na siya po ang isang pinakamataas na anghel sa langit at ninais niya na tanggapin ang pinakamataas na papuri na kagaya ng sa Diyos. Pero hindi po ito po pwede sapagkat ang Diyos lamang ang po pwedeng tumanggap ng highest praise sapagkat siya ang creator of the heavens and the earth. And ang gaya nga ng sabi ng Biblia, worship the Lord your God only. So, ang Diyos lamang ating sasambahin. Gusto ni Lucifer na siya rin po ay bigyan ng pagsamba na kagaya ng ibinibigay ng mga angels sa Diyos. Kaya dito po nagsimula ang rebellion na sinasabing mysterious na event na back in time na hindi po natin matala kung ano po yung panahon, nagsimula pong musbong ang pagkakasala sa isang perpektong langit. Salamat, Pastor Frederick, na po ay hindi maipaliwanag kaya nga misteryoso, no? Na bakit sa perpektong langit ay nagkaroon ng kasalanan at paano nga ba ito nagmula kay Lucifer. Napakaganda pangalan pa naman yan, Tala sa Umaga, Lucifer. Yan, kumbaga, sabi nga ay, kumbaga, ito ay nagbibigay liwanag. Light bearer, tigadala ng liwanag, pero tagapagdala ng liwanag. Oh, siya pa yung naging madilim ang pag-iisip dahil nga eh tatalakayin din natin yan mamaya yung naging mapagmataas ano. Baga siya ay nainggit, gusto kaya nagmataas na rin dahil gusto niyang kunin yung trono ng ating Panginoon ano. Gusto niya maging parang Diyos. Yan, sabi nga ni Isaiah at saka ni Ezekiel, na kung saan ay gusto niyang
pumunta doon sa mahalagang bato, maging mas mataas. Ayan, daya ng Diyos. Kaya napakahirap yan, Pastor. Yung pamagat yan ng ating leksyon yan ay kawalan ng utang na loob. Yes. Yung magkaroon. Mahirap yung... Mysterious. Yung ano na yan. Yung karakter. Mysterious yung gratitude. Oo. Napakahirap na karakteristik yan. Kahit hindi... Kahit nga sa atin, yan alam, nangyayari yan. Yung kawalan ng utang na loob. Kadalasan nangyayari yan sa anak at saka sa mga magulang. Yung bawa, yung kanilang mga anak ay nawalan ng utang na loob. Napapanood ko nga, Pastor, sa Facebook. Minsan, yung mga magulang, sinasaktan na nila. Yung anak, sinasaktan na nila. Yung mga magulang, sinasampal, kinichinelas. O ano ng mga ginagawa. Yan ang tawag dyan ay walang utang na loob. Hindi nila man lang naisip na magulang nila yun. Nagpalaki sa kanila, naghirap sa kanila. Yun ay nagmalasakit sa kanila. Iniisip man lang sana nila na minahal sila ng kanilang mga magulang. Kaya kawalan ng utang na loob. Kaya nakita yung ugali na yan kay Satanas. Na siya ay isang nilikha lamang, minahal ng ating Panginoon. Pero ano yung kanyang isinukli sa ating Panginoon? Siya ay nag-rebellion. At nagdulot pa nga ito ng digmaan na papag-aaralan natin mamaya. Kaya yung karakteristik na yan ay hindi maganda na makita sa bayan ng Diyos yung kawalan ng utang na loob. Lalong higit sa ating Panginoon. Kapag nawalan tayo ng utang na loob, Pastor, ano? Nawalan tayo ng debt of gratitude. Sabi nga sa Pinoy, ganyan yung ating ano. Tayo mga Pinoy ay meron tayong debt of gratitude. Meron tayong utang na loob. Kaya pag nawalan tayo ng utang na loob sa ating Panginoon, magiging kagaya rin tayo ni Lucifer na maliligaw ng landas. Kaya napakaganda ng ating pag-aaral, Pastor. Ano? Ngayon naman ay, Pastor, ano yung mga naging dulot ng pagmamataas ni Lucifer sa langit at saka dito sa lupa? Ano yung mga naging resulta nito, Pastor? Yes. So dito po natin, Pastor Jaime, mauunawaan ang punot dulo ng lahat. Malimit natin maitatanong sa panahon ngayon ay laganap ang krimen. Araw-araw ay may namamatay. Araw-araw ay merong scammer at merong nai-scam. Napakasakit isipin ng isang, gaya ng binanggit mo, Pastor, na ang isang anak ay hindi man lang magpapasalamat sa magulang kung paano siya inaruga sa loob na 18 years ay hindi mo lang kikilala sa magulang bilang pagtanaw ng utang na loob. At hindi po natin maunawa ang kaganapan sa mundo na ang kamatayan ay lagi po natin nasasaksihan. At ito po'y masasaklap, kagaya po ng gera, kalamidad sa panahon ngayon. Pero ito po pala ay may bunga. At gaya po ng binanggit natin kanina, ito'y nagsimula sa isang supreme created beings sa lahat ng created beings. Siya po ang pinakamataas na binanggit nga natin na Son of the Morning o yung Light Bearer o yung tagapagdala ng liwanag na mula sa Diyos patungo sa kanyang mga sanilika. Siya po yung pinagmulan. Ang sabi ng Isaiah 14:12-15 ay, "How you are fallen, Son of the Morning." Anong nahulog ka mula sa langit? So yung rebellion ni Lucifer mula sa langit ay nagpatuloy dito sa sanglibutan nang ang mga tao ay sumunod nang si Adan at Eva ay natukso ni Lucifer doon sa Garden of Eden. Yung rebellion sa langit ay nagpatuloy dito sa lupa. Hindi gusto ng Diyos na maranasan natin ang nararanasan natin ngayon. Ang sabi nga ng Diyos ay nang likhain niya ang mundo ay ito ay perfecto. He had made and it was perfect. It was very good. Wala po may pipintas. Hanggang sa oras na si Lucifer po na nag-rebellion sa langit ay pinili po niyang tuksohin si Adan at Eva at sa kasawi ang palad ay natukso si Adan at Eva. Hindi po natin makikwestiyon ang desisyon na nagawa ni Adan at Eva sapagkat maging sila rin po ay binigyan ng Diyos ng free will. So tayo rin pong mga individual ngayon na mga anak ng Diyos
ang pinakamasarap na karanasan ay yung kalayaan pumili kung saan tayo pupunta, sino yung mapapangasawa natin, anong bahay yung ating gustong mangyari. Yan po yung pinaka at ito yung kapahayagan niya ng kanyang pagmamahal na ang bunga po nito ay ang pagmamataas ni Lucifer at sa kabila noon ay natukso nga niya si Adan at Eva at ang naging bunga nito ay umabot po dito sa mundo. Kaya ngayon, tayo po ay naapektuhan at nararanasan natin ang bunga ng kasalanan. Pero gaya ng binanggit natin kanina sa bungad na pag-aaral natin, binayaran na ng Diyos ang hinihingi ng kasalanan na ransom for many, which is the death of Christ on the cross. So tapos na po yung question na bakit pinahintulutan ng Diyos yamang nakita niya mula sa malayo because of his foreknowledge. Gaya po na sinasabi natin, God knew na darating ang kasalanan pero hindi niya po ipinahintulot na hindi po tayo mabuhay muli. Supposed to be hindi na tayo mabubuhay. Wala na pong ipapanganak na Cain at Abel at hindi na ipapanganak si Pastor Jaime at maging si Pastor Fred. It is because of God's love that we are alive today and we are hoping for the soon coming of our Lord, which is the greatest salvation of all. So yun po, Pastor Jaime. Kaya ang pinaka ano lang nito, Pastor, ay yung ano eh, pagmamataas. Yan talagang punakapunos lugdo nito, no? Napakahirap yan na matagpuan sa atin kasi yung pagiging mapagmataas, yung pride, ang daming mga nagagawa nito sa buhay natin. Lalong higit yung ano, yung ang daming nawawasak na pamilya dyan, nakakawatak-watak dahil sa pagmamataas. Yung magkasawa din nagkakasundo dahil parehong mapagmataas. At maraming mga nahahantong sa pataya, Pastor, dahil sa pagmamataas. Kung mapapansin natin, kali-kaliwa yung mga balita na merong napatay, nagkaroon lamang ng iringan sa daan, yung mga driver ay nagbarilan dahil pareho silang mainit ang ulo, pareho silang mapagmataas. Na kung saan ay kapag nakita naman sa akin, sabi niya, stop answer, turn it away, rat. Yan, yung isang, kapag tayo ay mahinahon magsalita, ay nakakapawi ito ng galit. Ano? Kaya nga, ang kabaligtaran ng pagiging mapagmataas, Pastor, ay nakakumbabaan. Kapag nga mataas masyado ang lipad mo, sabi niya, kapag ikay lumagpak, abay, napakasakit. Ang kabaligtaran naman ng pagiging mapagmataas na dapat na makita sa bayan ng Diyos ay kapakumbabaan. Tapos saan, Pastor, ito ay nasa ating Panginoong Jesus na siya'y nagpakababa hanggang sa kamatayan sa krus. Tiniis niya ang krus at nakita sa kanya yung kapakumbabaan hanggang sa kanyang kamatayan. Tapos saan ay dapat yung pag-iisip na ito ay makita rin naman sa atin na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Napakaganda ng ating pag-aaral, Pastor, ano, tungkol sa pagiging resulta ng kasalanan, ano, yung pagiging mapagmataas na yan. Kaya mapalad nga raw yung mapagkumbaba sapagkat anong sinasabi ng beatitude dyan, Pastor? Kapag ikaw ay mapalad, mamanahin mo ba yung lupa? Tama ba yan? Blessed are meekness for they inherit. Blessed are the meek for they will inherit the earth. Blessed the meek. O yan, mamanahin nila yung lupa. Dito naman, Pastor, ay yung kawalan ng paniniwala, no? Maaari mo ba mahayag, Pastor, yung kaganapan dito sa Apokalipsis 12, yung labanan? Yan, sa langit. Yan yung pinapahayag. Yung kanina, yung previously na pagmamataas ni Lucifer, ay karugtong ito. Karugtong, ito na yung climax ng kanyang noong namuo o yung umusbong yung binhi ng pagkakamsala o yung pagmamataas and then rebellion. Dahil nagmataas nga si Lucifer, gusto niya nga yung praise ng mga angels at worship ng mga angels na I will ascend my throne above the stars of God.
Kaya gusto niya na yung mga angels na followers ng ating Panginoon, na servant na ating mga Panginoon, ng ating Panginoon ay maging followers niya rin. Kaya ang nangyari ay nagsimula na siyang kumumbinse ng mga angels sa langit na ang sabi doon sa Revelation 12, and there was war in heaven. Michael and his angel fought the dragon. At ang sabi pa ng talata, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit. So ang nakumbinsi po dito ni Lucifer ay ikatlong bahagi ng mga angels ay napaniwala niya na ang Diyos ay hindi pag-ibig, hindi makatarungan ng Diyos, hindi mapagmahalang Diyos. Ang Diyos ay gusto niya lang yung kanyang pansariling kapakanan. Kaya sa bagay po na ito sa Revelation 12, makikita po natin na there was war in heaven, Michael and his angels fought the dragon. Lilinawin po natin, Pastor Jaime. Ito po ang binabanggit na Michael and his angels ay binanggit din sa aklat ng Jude na Archangel Michael na nakipagtalo kay Lucifer doon sa bangkay ni Moses sa Jude 9. At siya rin yung binabanggit ng Daniel 9 na Michael, the Archangel, at ng Daniel 12 na Michael, your prince, na binabanggit doon ay tatayo, ay walang iba kung hindi kay Kristo tumutukoy. Kung kaya nga ang sabi po dito, Michael and his angels fought with the dragon. Ang resulta at bunga ng kasalanan na nagmula sa langit ay natapos po sa langit. Nagkaroon po ng gera at ang gerang ito ay na binabanggit ng Biblia ay hindi po pangkaraniwan sapagkat ang sabi doon, there was no place for them in heaven. Kaya yung gerang nangyari po sa langit, wala pong nasumpungan lugar si Lucifer doon kasama ng mga angels na nakumbinsi niya na sumama sa kanya sa isang rebelyon sa pamamahalaan ng Diyos ay wala pong lugar sa kanila doon. At ang sabi doon, rejoice you heavens, sapagkat wala na pong lugar yung manunokso sa langit. Pero ang sabi doon, woe to the earth. Kaya kahabag-habag ang lupa sapagkat darating ang inyong kaaway na meron pong nais na tayo po ay tuksohin. Kaya ang nangyari po, yung gerong nangyari sa langit, nagpatuloy nga po dito sa lupa. And sad to say, ang naging bunga po nito ay yung pagkakatemp kay Adam and Eve at ang yung kanilang pagkakamali ay naging bunga po ito. Pero hindi po doon, Pastor Jaime, nagwawakas ang story, no? Sapagkat ang gerong ito na nagmula sa langit ay natapos nang si Kristo ay bumaba dito sa lupa. Ang sabi doon, the war started in heaven, number one, ay natapos po dito, number two, natapos dito sa lupa. When Christ came to this world, He died on the cross, He said by His last word, it is finished. Tapos na, Pastor Jaime, yung gera na ito. At ang culmination nito ay ang Diyos ay nakikipagkunyagi patuloy at iniligtas niya yung remnant, yung nananatiling nasa kanya, and it will last until He comes. No, until He comes, Pastor Jaime. Kaya napakabuti ng Diyos ang kapahayagan ng kanyang pagmamahal mula pasimula hanggang sa panahong kasalukuyan, ipinahayag niya po na ang kasalanan ay may pinagmulan. Ito po ay taliwas po sa kaalaman natin na tayo po ang pipili kung ano yung gusto natin. Kundi bagkos, tayo po ay nasa ilalim ng kapamahalaan ng Diyos na may pagmamahal at pag-ibig na naroon ang kalayaan pumili. Kung pipiliin natin yung landas na tinahak ni Lucifer na Satanas na ngayon o yung gustong ini-offer ng Diyos ng buhay. Kaya ang binanggit mo kanina, as for me and my house, we will serve the Lord. So yun, Pastor Jaime, napaka ganda na kapahayagan na naunawaan po natin ang origin of sin, yung pinagmulan ng kasalanan sa isang perfectong lahat. Amen.
makikita natin dito na ang Diyos talaga ay pag-ibig. Kasi dito, Pastor, sa Ellen G. White, The Great Controversy, page 495 to 496, ay sinasabi dito na si Lucifer ay hindi kaagad inalis sa langit. Ano? Ayan, sabi dito, ay hindi siya kaagad inalis sa kanyang mataas na katungkulan nang una siyang nagmalabis sa espiritu ng kawalang kasiyahan. O kahit na nang magpasimula siya na ihayag ang mga huwad niyang bintang sa harap ng mga tapat ng anghel, matagal pa siyang nanatili sa langit. Muli at muli siyang inaalok ng kapatawaran at kondisyon na magsisi at magpapasakop. Yan, dito Pastor, ay hindi natin alam kung gaano katagal yung naging labanan sa langit. Pero nakikita natin dito na ang Diyos talaga ay pag-ibig. Lalo na ng ating masaksihan na ang Diyos po, ang ating Panginoong Hesukristo ay nabalubay sa krus ng Kalbaryo na siyang tumubos ng kasalanan ng sanlibutan na nagpapahiwatig lamang na mali ang paratang ni Satanas na ang Diyos ay hindi pag-ibig. Kaya dito sa ating pag-aaral, Pastor, ay ipinapakita lamang na ang Diyos talaga ay Diyos ng pag-ibig at Diyos ng katwiran. Hindi rin naman pwede na yung kanyang batas ay kasi yung kanyang kautusan, yung kanyang batas, ito ay nagmamanifest ng kanyang karakter. Ay hindi naman ito dapat na kumbaga maisapwera, maset aside. Kailangan itong pagbayaran yung kasalanan na nagawa ng sanlibutan. Ngunit nandito yung awat habang ng ating Panginoon. Siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang yung kasalanan, yung kabayaran na hinihingi ng kautusan ay kanyang maridim. Tayo po ay matubos niya. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kahit si Satanas pala, Pastor, sa ating pag-aaral ay inalok ng ating Panginoon ng pagsisisi. Yes, pero hindi niya mangyari sa kanya ito. No? Hanggang sa siya ay talagang tumindi ng tumindi at naging kalaban siya ng Diyos. Pastor, meron kang gustong mensahe, mga huling pananalita bago tayo buyang tapos? Yes, Pastor. Ngayon nga, mauunawaan po natin na yung ating kalagayan ngayon ay meron palang pinagmulan na isang creator na dahil sa kanyang pagmamahal ay nilikha tayo. At parati nating naitatanong o naririnig, kung nakita na ng Diyos mula sa malayo, bakit pinahintulutan pa ng Diyos na likhain si Lucifer? Sinagot nga natin na dahil ang Diyos ay pag-ibig, imposible sa kanya na hindi lumikha. At ang bahagi ng pag-ibig ay ang pagsunod. Tama, Pastor? Kung kaya nga sa bagay po na ito, ay makikita po natin na si Lucifer binigyan po ng Diyos ng maraming beses na chance na magbalik loob sa kanya. Tama, Pastor Jaime, gaya ng iyong binanggit kanina sa aklat ko ng Great Controversy, na kung saan sa malayong nakaraan, sa unang mga panahon at pagkakataon, ay meron na pong chance si Lucifer na magbalik loob sa Diyos. And God offered him several times. We could not say how long it was, but the clear thing is God offered na pardon. Binigyan siya ng time para i-claim yung pardon po na yun. Pero he himself denied that invitation. So sa panahon ngayon, natapos po yung panahon ng kanyang probation na tanggapin yung alok ng Diyos. Kung kaya nga, para sa panahon natin ngayon, sa panahon kasalukuya, tayo rin po ay nasa ganitong kalagayan. Nang tayo po isinilang, nagkaroon po tayo ng kamalayan, at nandito po tayo sa panahon ng pagpili na gaya po ng ginagawa na karanasan ni Lucifer noon. So kung hindi natin pipiliin ng Diyos, ngayon at hindi tayo lalakad mananatili sa kanya, we have the power to decide about it. Pero ang Diyos ay mapagmahal at dahil sa kanyang pagmamahal, He offered His light so that we may understand the mystery of sin na handa ang Diyos na isakripisyo ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan. And this is the greatest thing na we could embrace, ang pagmamahal ng Diyos. At tatalakayin natin sa mga susunod pa na ililigtas na tayo ng Diyos
at ang kaganapan, ang climax ng kanyang pagliligtas when He comes and everything will be restored from its original plan. So ayun, Pastor. Salamat po. Salamat, Pastor. Ano? Napakaganda po ng ating pag-aaral na napag-aralan po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon sa paglikha pa lamang, sa pagbibigay sa atin ng kalayaang pumili at lalong higit ng ating Panginoon ay mamatay sa krus ng Kalbaryo nang tayo po itubusin sa kasalanan. Yan po ay nagpapakita lamang na ang Diyos ay pag-ibig. At ipinapakita rin ang ating pag-aaral na hindi po nilikha ng ating Panginoon ang evil. Hindi niya po nilikha ang kasalanan. Bagkos, ito po ay nakita niya na matagal, pero ito'y kanyang ipinahintulot dahil nga po sa siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero siya rin po ang naglagay ng solusyon para sa ganun ang kasalanan po ay mabigyan ng solusyon sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Maaring maitanong natin, kaibigan, kapatid, na meron pa ba ang pag-asa si Lucifer at kanyang mga anghel? Ayan po, may sinasabi po si Ellen G. White sa Confrontation page 21 na walang posibleng pag-asa ng pagtubos para sa kanila na. Wala na, mga kapatid. Si Satanas at sa kanyang mga anghel na nakakasaksi at nararanasan ang hindi maipaliwanag na kaluwalhatian ng langit at nakita ang nakakatakot na kadakilaan ng Diyos at sa presensya ng lahat ng kaluwalhatiang ito. Yan. Nakita na, nabasa naman natin kanina na sila'y binigyan ng pagkakataon at sila po'y inalok ng pagsisisi, ngunit hindi nga ito nangyari sa kanila. Kaya nang sila po ay ipatapon sa langit, ay wala na pong pag-asa sa kanila dahil sila ay nakita nila kung gaano kadakila ang ating Panginoon, kung gaano ang kanyang kaluwalhatian. Ayan. Nakita nila yon. Tayo, mga kapatid, ay hindi natin nakita yon. Ayan, hindi na, kumbaga, blurred ang ating mga pananaw, kung ano nga ba ang Diyos, kung sino nga ba ang Diyos. Pero sila, kitang-kita nila sapagkat kasama nila ang Diyos sa langit. Ngunit nakuha nila ang lumaban na kumbaga sila ay nagrebelde at inalok nga sila ng Diyos ng kapatawaran ng hindi sila nagsisi. Kaya sinasabi ni Ellen G. White na wala na. Ngunit dito, mga minamahal ko kapatid, ay makikita natin na ang Diyos ay pag-ibig. Dahil nag-alok siya ng kaligtasan sa sinukob, sangayon sa John 3:16 na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na ang sino mang sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at sa inyo pong pag-antabay sa ating pong programa. Napakaganda po ng ating pong pag-aaral sa una pa lamang po ito, no? Huwag po kayong mawala, 13 lesson po ito na pag-aaralan po natin ang kamangha-manghang pag-ibig ng ating Panginoon at ang misteryoso na kung saan ay merong labanan sa pagitan ng mabuti at ng masama. Okay. Bago tayo tuluyang magtapos, Pastor, tayo po ay manalangin. Hilingan po natin ang lahat na manalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila po namin Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong kabuti. Maraming salamat po dahil kami po ay nagkaroon ng edukasyon, ng kaalaman na kung saan kayo po ay Diyos ng pag-ibig. Makikita po ito sa kalikasan, sa amin po mga nararanasan, sa tuwi-tuwina na kami po inyong tinutulungan. Maraming salamat po sapagkat iginaguide niyo po kami sa kabila ng nangyayari po sa sangsilukob sa pamamagitan ng dalawang pwersa ng kabutihan at ng masama. Ay tinuturuan niyo po kami magdesisyon ang tama sa pamamagitan ng bulong ng Espiritu. Kaya nga po sa pagkakataong ito, amin pong idinadalangin, Panginoon, na kami po ay inyong patawarin sa aming mga pagkukulang pagkakasa. Bigyan niyo po kami ng matalinong pag-iisip na pumili ng tama at piliin po kayo sa aming pong buhay. At tulungan niyo po kami na magkaroon ng espiritu ng pagtatagumpay sa kasalanan. At yan po ay ang piliin po ang aming Panginoon Hesus Kristo na nabalubay sa krus ng Kalbaryo. At tulungan po kami ilayo sa kapahamakan
at managumpay sa tukso. Ito po ang aming idinadalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po, mga kapatid, mga kaibigan, sa mga po kayong sulok ng salibutan. Ngayon po ay sumusubaybay po sa kapitulo at versikulo. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Sa ating po mga top fan, sa ating po mga kaibigan na kung saan sumusuporta po dito po sa programang ito. Financially, maraming maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Ito po ang kapitulo versikulo at narito po ang inyo po lingkod, si Pastor Jaime Aventurado, at kasama po natin dito si Pastor Frederick Lopez na nagsasabi po sa inyo na nawa tayo po ay tumago sa karakter sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Happy Sabbath po sa inyong lahat at tayo po ay lumago sa ating pong pananampalataya. Ang tanong ko po ay ito. Ang tanong ko po. Ang akong pangutanam. Mabuhay ang kapitulo versikulo! Woo! Magandang araw po sa inyo mga kaibigan, mga masugid na nagsusubaybay sa ating programa, Kapitulo, Versikulo. Tayo po ngayon ang dumako sa ating pag-aaral at salamat po sa napakagandang awitin na makita po talaga natin na yung mga kababaihan at mga kalalakihan ng Panginoon ay representasyon ng ating Panginoon. Na makita po ang kabanalan, disente, at patuloy na masigasig sa paglilingkod po sa ating Panginoon. Papasalamat po tayo sa Panginoon dahil may pagkakataon po tayo na tayo po ay makapag-aral ng kanyang mga mahalagang bagay, salita, na siyang magpapatibay sa ating pananampalataya. Ngayong araw na ito ay
isang araw ng Sabat, unang Sabado ng buwan na ito. Ang ating pag-aralan po sa araw na ito ay ang panahon ng paghahasig at panahon ng pag-aani. Ito'y unang bahagi lamang po, kaya nga po nais natin na maunawaan ang salita ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pag-aaral sa araw na ito. Ang pag-aani. Ang talinahagang ito na matatagpuan po sa Mateo Kapitulo 13 ay naglalarawan ng isang panahon ng kasaysayan ng Ebanghelyo na kinikilala bilang pag-aani o paghatol. Ang simula ay ang oras ng pag-asik ng binhi at ang huli ay lilitaw o lumilitaw. Mangyari na ang pinadalisay na iglesia ng Panginoon. Bago po tayo manalangin, hingin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ating maunawaan, matarok ang kanyang nais para po sa ating kaligtasan. Dito po sa Christ Object Lesson page 71, it says there that Christ has plainly taught that those who persist in open sin must be separated from the church. Ngunit, he has not committed to us the work of what? Of judging character and motive. He knows our nature too well to entrust this work to us. Should we try to uproot from the church those whom we suppose to be spurious Christians, we should be sure to make mistakes. Often we regard as hopeless subjects the very one whom Christ is drawing to himself. Nais ng Panginoon na ating maunawaan ito, mga kapatid, na dapat nating tiyakin na hindi magkamali ang ating pagbunot, pagtanggal ng mga miyembro na ating inaakala na ito'y malupit at makasalanan sa loob ng iglesia. Dahil sabi po rito, kung harapin natin ang mga kaluluwang ito, alinsunod sa ating hindi perpektong paghuhusga, ano po ang mangyayari? It would perhaps extinguish their last hope. Many who think themselves Christians will at last be found wanting. Many will be in heaven who they never supposed would never enter there. Parang inaakala natin, mga kapatid, na maraming mga nasa langit na hindi natin inaakala na sila ay paroon. Ang tao ay humahatol mula sa nakikita. Kung ano pong nakikita sa labas, yun lang. Ngunit ang Diyos ay humahatol sa puso. Ang mga panirang damo at trigo ay sama-samang tutubo hanggang sa pag-aani. At ang pag-aani ay katapusan ng panahon ng pagsubok. Kaya nga po sa araw na ito ating saliksikin sa banal na kasulatan kung ano po ba ang nais ng Panginoon na ating gawin upang tayo hindi magkamali sa ating mga desisyon at sa ating mga ginagawa. Tayo po ay manandali ang humingi ng tulong sa ating Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin po naming Ama na nasa langit ka. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagnanais na kayo po ang mangusap sa amin. Sa pamagitan po ng inyong lingkod ay ilalantad, ilalahad
at ipakita kung papaano po ang inyong paghahatol, ang inyong paghahasik, at lahat ng mito, Panginoon, ay nakasulat. Kaya't pag-aralan po namin ang kapitulo, versikulo sa kasulatan. Pagpalain nawa ang bawat isa upang kami ay mamuhay ng ayon po sa inyong kalooban. Ito po'y aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. Na tayo po ngayon ay dumako sa ating paksa. Matatagpuan po sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 24 hanggang 30 at versikulo 36 hanggang 43. Sinasabi po ng talata, "Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field." Pansinin po natin na isang tao nagasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. "But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat and went his way. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares too." Kaya lumitaw rin po ang panirang damo. Atin pong pansinin ang talata. "At sa gayoy nagsilapit ang mga lingkod ng may bahay at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ka ba nagasik ng mabuting binhi sa iyong bukirin o bukid? Mula saan galing ang mga damo?" Sabi po rito, sinabi niya sa kanila, "Isang kaaway ang gumawa nito." Sinabi sa kanya ng mga alipin, "Pagkatapos mo bang yumaon, tayo ay titipunin o titipunin natin sila at sunugin?" Ngunit ano pong sabi ng ating Panginoon? "Hindi. Bakit habang pinipisan mo ang mga damo, ano pong mangyayari? Ay matanggal din ang mga trigo. Let both together growing. Let it grow together until the harvest. Hayaang palaguin ang dalawa hanggang sa pag-ani. At sa panahon ng pag-ani, sasabihin ko sa mga ngani, I will say to the reapers, gather ye together first the tares." So ano pong unang i-gather? Ang tares. Ang mga panirang damo. "At itali mo sila upang isunog. Ngunit tipunin ang trigo sa aking kamalig. So that wheat will be gathered and put into the barn. And we will know what's the barn. So there will be pure people of God in these last days. Because God will purify. He will take the tares away. So that there remains the remnant will be his people." In verse 36 says, "Then Jesus sent the multitude away and went into the house. And his disciples came unto him, saying, Declare unto us," sabihin mo po, "ang kaulugan ng talinghagang ito." He answered, sumagot po siya. At dito po natin mapapansin at pinakahulugan na po ng ating Panginoon kung ano po ang kahulugan ng talinghagang ito. "He answered and said unto them,
He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. The good seed are the children of the kingdom. But the tares are the children of the wicked. Sila po ay mga anak ng masasama. At ang kaaway na naghasik sa kanila ay ang Diablo, the devil. And the harvest is the end of the world. And the reaper are the angels. So ang mangangani, the one that will harvest is not man, but the angels. The angels will take and uproot those tares from among the wheat. Mga kaibigan, mga kapatid, ang talata ay klaro, klaro pa sa sikat ng araw. Sabi po rito sa verse 40, sa makatuwid kung gayon ang mga paninirang o panirang ganda mo ay tipunin at sunugin. At ito po ay maging wakas ng mundong ito. Verse 41, the Son of Man shall send forth his angels, and they shall be gathered out of his kingdom, all things that offend, and them which do iniquity. So God will take away the wicked, because he will come in his second coming, pure church. He will take his people pure and not commingled with the tares, mga kapatid. Kaya sa huling kapanahunan, ating matarok maunawaan ng Diyos ay mayroong ginagawa para po sa ating iglesia. Verse 42, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. There will be repentance, but it's too late. Versículo 43, then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who had ears to hear, let him hear. Mga kaibigan, mga kapatid, ang banal na kasulatan na nagsasabi na titipunin niya muna ang masasama. At ito ay parusahan. At ang kanyang mga matuwid ay tulad ng sikat ng araw. Nalilitaw at maging halimbawa sa sanglibutan. Because in the prophecy, Revelation chapter 18, 1-4 says there, that the earth will be lightened with God's glory. His people in these last days will have to live a life that is glorious. Ephesians chapter 5, verse 27, that Christ will present a glorious church with no sinners among them. So this is where God wants that his people will be pure. Now we will ask, when did Christ sow the good seed? Kailan po siya naghasik ng bini? Ngunit una sa lahat, mga kapatid, nais natin malaman bakit si Kristo ay nagbibigay o nagsasalita o nangungusap sa pamagitan po ng mga talinghaga. Ano po ang layunin nito? Sabi po rito sa Mateo
Kapitulo 13, versikulo 10 hanggang 11. Sabi po, at dumating ang mga alagad at sinabi sa kanya, bakit ka nangungusap sa kanila sa mga talinghaga? Sumagot siya at sinabi sa kanila, sapagkat ipinagkaloob sa inyo ang malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit. Kundi sa kanila ito ay hindi ibinigay. Mga kapatid, ang liwanag ng salita ng Diyos ay binigay sa kanyang iglesia. Na ito po ay ating maunawaan. Kaya nga po, ang liwanag na ito ay dapat nating maabot, maunawaan, at maging kabahagi po ng ating buhay upang tayo ay maging handa sa paglilingkod ng lubusan at sakdal sa kanyang harapan. Kailan sinimulan ni Kristo ang pag-asik ng binhi? Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, mga kapatid, dito sa Mateo Kapitulo 3, versikulo 16. At Mateo 4, versikulo 1 at 17. Sabi po ng talata, at si Jesus, nang siya'y mabinyagan, ay umahon kaagad mula sa tubig at narito, ang kalangitan ay nabuksan sa kanya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapate at nagsisipagliwanag sa kanya. In his baptism, even though he has not committed sin, but yet he was baptized. At sabi ni Juan, Panginoon, kayo sana ang magbautiso sa akin. Ngunit ano po ang sabi ng ating Panginoon? Pahintulutan mo ngayon dahil ito ang lubos na kailangan upang maganap ang katwiran. Isang katwiran na tayo'y mabaptize. At si Kristo nga'y nabaptize at umahon siya. At sa kanyang pag-ahon sa tubig, that's why we believe that baptism is not just sprinkle, not pouring of water, but it is by immersion. Because it came from the Greek word baptizo. Baptizo means to emerge, to immerse, or to dip. And that was the example of Jesus Christ, that he was baptized. At ano pong nangyari? Sa Kapitulo 4, versikulo 1 at 17 ng Mateo. Nang magkagayoy, inakay si Jesus ng Espiritu patungo sa ilang upang matukso ng Diablo. Mayroong pagsubok na ganapin ang ating Panginoon at ganun din po ang ating maranasan. Pagkatapos na tayo mabautismuhan, mayroon pong mga pagsubok. Kaya nga po, there is a time of probation that we grow as Christ grow in knowledge. Mula ng panahon iyon, si Jesus ay nagsimulang mangaral at sabihing magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kailan po siya nagsimula ng kanyang pag-asik ng bini? Pagkatapos po siya na mabaptize, ay hinango siya upang subukin. At nung nasubok, mga kapatid, nagtagumpay siya at ngayon ay siya'y nangaral na maroong minsaing pagsisisi. Na kailangan ng bayan ng Diyos mayroong pagsisisi dahil malapit na ang kaharian ng langit. Ang kaharian ng langit, alam po natin, mga kapatid, na ito ay sa tatlong kapanahunan. Una, ay noong si Adam and Eve sinned against God, God initiated the kingdom of grace.
It was an institution of grace that made it possible that Adam and Eve has hope, because that lamb that was slain, according to Revelation chapter 13 verse 8, that there has been a lamb that was slain from the foundation of the world, and those righteous, their name had been written in that book, mga kapatid. Kaya nga po, ang paghasik ng binhi ay nandoon. Inumpisahan po ng ating Panginoon. Ngunit, dapat natin malaman, mga kapatid, kung kailan po ang Panginoong nabinyagan. Ito po ba ay nasa kasulatan upang maging matatag po ang ating pagkilala at pagkaalam sa kasulatan? Ayon po sa Daniel, Kapitulo 9, Versikulo 27. At itinatag niya ang tipan sa marami sa loob ng isang linggo. This is the establishment or confirmation of his covenant within 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of the abominations, he shall make it desolate, and even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. So atin pong mapapansin na sa banal na kasulatan sa prophecy, sa hula ay itinatag at pinagtibay ang covenant, ang tipan ng Panginoon sa kanyang bayan, na it was instituted in Eden, but it was established in a time where Christ had been baptized, crucified, and resurrected. In this chart, you can see that it is actually a study of Daniel chapter 8, verse 14, the cleansing of the sanctuary. And this is a very important message for all Seventh-day Adventists that we need to understand. That Christ had been baptized in 27 AD, particularly in the 7 or 8 month of the year. Dito po mapapansin natin na ang paghasik ng binhi ay naganap pagkatapos po siya mabaptize. Okay, nabaptize po siya at ang kanyang paglilingkod ay ilang taon? 3 taon at kalahati at ipinako po ang ating Panginoon. Kaya mapansin po ninyo dito sa chart na within this 1 week, 1 week is equal to, if we take it as prophetic study, then we need to know how long would it be in prophecy. It says here in prophecy is 1 week, and we have the calculation in prophetic interpretation, that according to Ezekiel chapter 4, verse 6, 1 day is equals to 1 year. And so therefore, in 1 week, there are 7 days. So therefore, there are 7 years in a week. Okay? So in prophecy, we know that 7 years are a period wherein God's people will be confirmed that Christ has established his kingdom of grace. He established the kingdom of grace because it is the hope that had been revealed to Adam, that the lamb will be slain and his
skin will be their clothes. And that is the righteousness of Christ. That's why in the second phase of God's kingdom is His righteousness. That we will be sanctified by the truth. And the word is truth. 1 Kapitulo 17, versikulo 17. So dito po itinatag ng ating Panginoon ang kanyang covenant, ang kanyang tipan sa kanyang bayan, that He is establishing a kingdom of grace established, that His righteousness will reign. And in the process, there is a struggle in the family, in the church, in the community, and in the world. That's what is mentioned in Zechariah chapter 6, that in the last days, there is a struggle. There are struggles within, not only in our family, but also in the church, that those wheat and tares are growing together. That's why Ellen G. White tells us that we are still in a church militant. Church militant in the sense that there are still tares among the wheat. Pansinin po natin mga kapatid na sa kapanahonan ng ating Panginoong Yesus, ipinagdiwang niya ang Pasko kasama ang kanyang mga disipulo noong ika-15 araw ng unang buwan. Ayon po sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 5 at 6. At matatagpuan din po na natin sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 17 hanggang 21. At ipinako ang ating Panginoon kinabukasan after celebrating the Passover, the Pasqua, the feast, He was then crucified on the cross. That is ika-16 or ika-16 na araw. And He served, okay mga kapatid, siya'y nagasik ng binhi ng katotohanan 3.5 years. Kaya sabi nito, kaya nga siya ay bininyagan at 3.5 taon bago siya ipinako sa cross. Noong ika-16th na araw, year 27, ng ika-7 buwan sa kapistahan ng mga tabernakulo. So isa rin pong pag-aaral ito na dapat nating maunawaan, the ceremonial harvest in Leviticus chapter 23. That we will be studying that later. Kailan at paano nagasik ng mga pangsirang damo? Dahil alam po natin ang Panginoon ang siyang nagasik ng mabuting bili. Sabi po sa Kapitulo 13, versikulo 24 ng Mateo, sapagkat ang anak ng tao ay gaya ng paglalakbay ng isang tao sa malayong paglalakbay. Ano pong nangyari? The Son of Man taking a journey, who left his house and gave authority to his servants and to every man his work. So God has given the authority, given the opportunity for His people to work that others may see and also have eternal life. Ngunit kailangan po nila magbantay. God commanded, Jesus Christ commanded His servants, the porter, to watch. Why?
Because there may be someone that will also sow the tares. Kaya po sa verse 35, versikulo 35, nagsasabi po, magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung darating ang Panginoon ng sangbayan, maging sa ating gabi o sa pagtilaok o sa umaga. Atin mong pong mapapansin na binanggit po dito ang maging o sa maging gabi or hating gabi o pagtilaok o sa umaga man. Inyo pong napapansin na noong pinako si Kristo sa cross, ilang beses po pinagkanulo o it was Peter that has said that he doesn't know Christ. Pagtilaok ng manok. So ito ay panahon ng pagsubok. So ang darating na Panginoon ay kung ang pagsubok ay dumating sa atin. Yan mga kapatid, ang Panginoon po dumating sa atin. Because Jesus Christ said, John, okay, sa Juan po, Juan 14, versikulo 6. And Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. So when the truth will come, and you are tested to stand for the truth, and if you are not standing in the truth, then Christ comes to you. That is a thief in the night. Because you will be tested. We will be tested. God wants that our faith will be established. Kaya nga po, sabi po rito sa Testimonies. Testimonies for the Church, Volume 2. 337. Ano pong pagkasabi sa English? Men and women are in the last hours of probation and yet are careless and stupid. And ministers have no power to arouse them. Can we relate on this, brothers and sisters? That even in the church, the pastors, the ministers cannot speak straight for those people who are behaving not based on the light that they have received. Kaya nga po sabi rito, and ministers have no power. It is not me who is telling this, mga kapatid. It is the spirit of prophecy. Because as a church, we believe that we have the gift of prophecy. And we are not exalting Ellen G. White here. But we are exalting the counsels of the Lord for our church. That God speaks through the testimonies. That it says ministers have no power to arouse them. They are asleep themselves. Sleeping preachers preaching to a sleeping people. How can a blind lead those blinds, mga kapatid? Kaya dapat, mga kapatid, ang salita ng Diyos ay dapat nating lubos na pag-aralan. Pag-aralan po natin. Kapitulo at versikulo. Dito po ang ating sandigan, ang ating pundasyon sa pagkilala sa katotohanan. To the law and to the testimony. If they will not speak in accordance with His word, there is no light in them. Isaiah kapitulo 8:20. Lahat ay dapat gising sa katotohanan. Hindi natutulog sa liwanag. Dapat po tayo gumising, hindi lamang puno ng karunungan, kundi mayroong pagbabago. There are changes, transformation of our character.
ang mga pangsirang damo, ang mga anak ng masasama ay itinanim ng kaaway ng Diablo. Matapos umakyat si Jesus sa langit, paglalakbay sa malayo. At samantalang ang mga tao o mga pinuno ng simbahan ay natulog. Ano pong mapapansin at nasahula? Ezekiel 44, versikulo 6 at 7. Ang sabi po sa English, "And thou shalt say unto the rebellious, even to the house of Israel." You know, brethren, the Bible speaks more of our time than the times of those people earlier in the history of the church. Kaya nga po sabi rito, ang Panginoon ay nagsasabi sa mga mapanghimagsik na lumalaban sa katotohanan, na lumalaban sa katotohanan dahil hindi naging makapangyarihan ang salita ng Diyos na nagbago ng buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, we may have the truth, but if the truth have not changed us, then we are still rebellious. Tayo po ay mapaghimagsik laban sa Diyos. Kaya nga, sabi rito, maging sangbahayan ni Israel. Gayon may sinabi ng Panginoong Diyos, o kayong sangbahayan ni Israel, bigyang katwiran kayo ng lahat ng inyong karumal-dumal na gawain. In that ye have brought into my sanctuary strangers, dahil dinala po ninyo ang mga taong estranghero, mga banyaga, walang pakundangan sa puso, at walang tuli sa laman, walang pagbabago sa buhay, upang mapakasa kanya ang kanyang santuaryo, upang dumihan ito. Kaya nga mga kapatid, it's very solemn. It's a solemn message that we need not brought people in the church without conversion. Ngunit ano pong nangyayari? We have baptized a lot of people in the church, but yet there's no changes that have seen in their lives. Ngunit ganun pa man, yan po ay katuparan ng hula. Kaya nga po nandito tayo upang ating saliksikin at pag-aralan ang kapitulo bersikulo sa Biblia na nagbibigay sa atin ng karampatang lunas kung ano po ang ating gagawin. Kaya nga po sabi rito, to pollute. Kaya kung magkaroon po ng pag-baptize ng marami na hindi po na-convert sa katotohanan, ano pong mangyari? Just pollute the sanctuary of the house of God. And when you offer my bread, the fat and the blood, and they have broken my covenant because of all your abominations. Dahil sa mga karumaldumal na mga nangyayari sa loob ng ating sangbayan, iglesia, community, at bayan. This is where the wheat and the tares grow together. That's why we are a militant church. We are not yet cry a church triumphant. Ayon po sa Spirit of Prophecy, Review and Herald, it was written in 1901, May 21, page 7 and 8. It says there, only when the church is composed of pure, dalisay, and selfish members, di makasariling mga miyembro sa iglesia, can it fulfill maisa sa katuparan nito ang layunin ng Diyos, mga kapatid.
hanggat ang bayan ng Diyos ay hindi binubuo ng lalaki at babae na dalisay, na hindi makasarili, na hindi sumisira sa kapwa, hindi sumisira sa isang ministeryo ng iba, hindi sumisira ng katauhan ng iba, ay hindi maitupad ang layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Kaya ang mensaheng ito, mga kapatid, ay isang pabala at isang mensahe para sa atin na kung may panahon pang pagbabago, magbago na. Kaya sabi po rito, napakaraming gawain ang ginagawa sa pagdaragdag ng mga pangalan sa listahan ng simbahan. Too much hasty work is done in adding names to the church roll. Serious defects are seen in the characters of some who join in the church. That's why kung ang ating mga ministro, ang ating mga pastor ay natutulog, then we are just letting the enemy to sow tears among us, mga kapatid. Kaya gising mga pastor, mga ministro, mga kamanggagawa sa bukirin ng ating Panginoon. Dapat po nating tiyakin ng miyembro natin na papasok sa iglesia ay lubos na naniniwala sa turo ng Biblia. Na ating mababasa kapitulo versikulo sa Biblia. Na una nating gawang panan ang ating gawain. Ituro ang lahat para ang bayan niya ay maging matuwid. Ngunit ngayon, ganun pa man, nandito na po tayo. Marami lang pumasok na mga paninang damo. Hindi rin po natin masasabi kung sino. Dahil ang Diyos lamang ang nakakaalam. And we are to be careful with our lives individually. Kaya nga po sabi rito, those who admit them, yung nagbaptize sa kanila, ang sinasabi po nila ay, we will first get them into the church. Pasukin muna natin sila sa church. Baptize muna. Sige, baptize kayo ng baptize. Ano pong nangyari? Pagkatapos ng baptism, ang pastor, ang mga mangangaral ay umalis, at ang church, ano pong ginawa? Yan pong tanong natin. Kaya we need nurturing to equip our members not only with the milk but with the meat in due season. Yung pagkain na makapagpatibay at makapagmature sa ating mga miyembro sa iglesia. It says here, pagpatuloy po ng pagbabasa, we will first get them into the church and then reform them. But this is a mistake. Ano pong sabi ng Espiritu ng Ula? Mali. Ito po ay isang pagkakamali na dapat hindi gawin, pero nagagawa. Ngunit ganun pa man, hindi na tayo magsisiyan. Ano po? The very first work to be done is the work of reform. Makakitaan ng pagbabago. Kung tayo nag-aaral, mga kapatid, yan po ang banal na salita ng Diyos. Ang siyang magbago sa ating pananaw, sa ating mga aksyon, sa ating buhay. At makita po yan. And these are the decided event or part where we can allow to baptize. Ngunit ganun pa man, nandiyan na po, marami na tayong mga kapatiran na sa loob. Now the message of warning is come. Dapat po, patuloy tayong manalangin, mag-aral ng salita ng Panginoon, and establish a relationship with Christ. Dahil ito lamang po
ang nais ng ating Panginoon. Sabi ka po dito sa last part, marami sa mga pangalang nakarehestro sa mga aklat ng simbahan na hindi mga Kristiyano. Totoo po ba o mali ako? O mali yung spirit of prophecy? Wala silang tunay na karanasan. Ngunit hindi po natin, di tayo po makahusga sa ngayon. Why? Dapat malaman po natin kung sino ba ang mag-aani. Hindi naman po tayo mag-aani. Ano? Okay. Now, ang mga pangsirang damo ay itinapon kapag ang mga otoridad ng simbahan ay nagdaragdag ng mga pangalan sa role ng simbahan. So ito po ay they are actually inihasik sila kung ang ating simbahan ay patuloy na nagdaragdag ng mga estranghero na hindi nagbago pumasok sa iglesia. Kaya, mga kapatid, ano mangyari? The tares are sown when the church authorities hastily add names to the church role. John the Baptist and the apostles were wide awake. They saw the tares before they came into the church. Ito po yung mabasa natin sa Mateo, Kapitulo 3, Versikulo 7 and 8. Ano pong sabi ni si Juan dito? Datapot nang makita niya ang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo nagsiparoon sa kanya upang bautismuhan. Sabi po niya, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Dahil kailangan po ng pagbabago. Kailangan po na mayroong bunga na ito ay ang pagsisisi sa mga nagawang pagkakamali. Ano pong sabi dito sa mga gawa? 5, ito po'y karanasan ng ating mga apostol na sila po'y wide awake and they have seen. Nakita po nila yung mga panirang gardamo. Because they are awake. But if we are just adding names without considering the life that is being changed, mga kapatid, yan po ang mangyayari. Kaya dito sa karanasang ito, atin po matagpuan na si Ananias at Sapphira and the tunay na tagapaglingkod ng ating Panginoon. They just dare, yes, they promise that if they sold out their possessions, they will give it to the Lord. But it is sin when they have not complied with it. So they dead, finally. Mga kapatid, yan po ang mangyayari sa mga taong hindi namuhay ng ayon sa katwiran ng ating Panginoon. Ano po ang kinatawan ng bukirin? Ayon po dito sa object lesson. Christ object lesson, page 70. What does the field represent? It says here, the field said Christ. It is the world. But we must understand this as signifying the church of Christ in the world. So ang punto po dito mga kapatid, ang field, ang bukirin ng Panginoon ay ang kanyang iglesia. Our church. God's people. At sabi po rito, the parable, ang talinhaga ay paglalarawan ng ayong nauuwi sa kaharian ng Diyos. Description of what does pertains to the kingdom of God. Yan pong pinasimulan ng ating Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang taong nagasik ng binhi. Ito po ay kasaysayan ng iglesia ng Panginoon, iglesia ng Diyos. Kaya nga po sabi rito,
ang kanyang gawain ng kaligtasan ng mga tao. At ang gawain ito ay naisa sa katuparan sa pamagitan ng iglesia. So our church has been appointed to accomplish the purpose why Christ died on the cross. True, the Holy Spirit has gone out into all the world. Everywhere, it is moving upon the hearts of men. But it is in the church that we are to grow and ripen for the garner of God. Dito po sa iglesia natin, Seventh-day Adventist, na tayo lumalago, nandito po ang masamang damo o panirang damo, nandito ang mga trigo. Kaya tutubo po yan ng sabay. Huwag po nating bunutin because we don't know who are they. Aling iglesia? Ito ay klaro naman po sa atin. Ito ay dapat na ang simbahan sa pag-aani o oras ng Laodicea. Laodicea came from two Greek words, Laos and Dicea. Dicea, that is, people, judgment. People who proclaim judgment because we entered into a prophetic mandate in 1844. When Millerites left off, seven Adventists came in to the history of the church. And we believe that there is a sanctuary that Christ entered into the most holy place in October 22, 1844. And he is the only one that can open the book with the seventh seal. And those seven seals are the periods of time where these names, those names were written. And we need to understand them as well. What is the time of the harvest? Dito na po tayo sa harvest, ano mga kapatid? The time of the harvest. The spiritual harvest is not a momentary event. Hindi po ito sandaling pangyayari lamang. It goes on for a period of time and brings the end of the world just as naturally as the year's harvest brings the end of summer. Yan po yung matatagpuan natin sa Biblia. Ayon po dito sa Mateo Kapitulo 13, Versikulo 30. Sa panahon ng pag-aani, in the time of the harvest. And the harvest is what? Sabi po rito sa verse 40, sa katapusan ng daigdig na ito. Ngunit, ang katapusan ng daigdig na ito ay, ano pong sabi rito dito sa karagdagang ilustrasyon na pinagkaloob sa atin ng salita ng Panginoon. Jeremias 8:20. Ano pong sabi dito? Ang pag-aani ay nakaraan. Ano daw? The harvest is past. The summer is ended. And we are not saved. Ano pong kahulugan nito? Ibig sabihin na mayroong pang nabubuhay pagkatapos nitong harvest. Sabihin mga kapatid, kapag nakaraan na ang pag-aani, natanto ng masasama na mawawala ang mga ito. Because if they are wicked, malalaman po nila, mali pala ang paniniwala ko. Mali pala ganito ang buhay ko. Kaya ako hindi naligtas. Pagsisisi. Huli na ang pagsisisi, mga kapatid. So there is cleansing, mayroong paglilinis, yan po yung pag-aani. Nakuha po ninyo, mga kapatid. Sa madaling salita, sa panahon ng pag-aani, maaari sana silang maliligtas. Maaari silang maligtas. Ngunit ano pong nangyari?
Ngunit nilusob nila ang kanilang oportunidad. Hindi po nila ginamit. They squandered their opportunity. Mga kapatid, Adventista, ito po ay ating pagkakataon. We have an opportunity to live a life worthy of being called. And we know that those God's called, He qualified them. And we need just to be connected with the vine. Juan 15, Kapitulo 15, Versikulo 5. Now we need to be connected with the vine. Okay? Dahil kung tayo po'y connected kay Kristo, then we bear much fruit. And therefore, those tares are standing. Kita niyo po mga kapatid sa ani. Yung mga wheat, they what? They bow down because of their fruit. It's a revelation. It portrays that they are humble. Like Christ, He humbled Himself. Sabi po rito sa banal na kasulatan, Amos, dapat po nating tandaan po ito. Behold, the days come. Dumarating ang araw, wika ng Panginoon, that I will send a famine in the land. Mayroong tagutom sa lupain. Hindi, so what? Not a famine of bread, nor a thirst of water, but of hearing the words of the Lord. Mayroon pong tagutom sa salita ng Panginoon. Kaya nga po, habang may panahon po tayo, mag-aral tayo. Kaya dito po sa kapitulo versikulo, every day they program at atin pong pinag-aralan ang mga sulat sa espiritu ng hula. Next month, we will be studying, or this month, we're studying the health. Kung ano bang mensahe ng Panginoon para sa kanyang bayan tungkol po sa ating kalusugan. Sabi po rito, and they shall wander from sea to sea. Sila'y tatakbo at hangarin ang salita ng Panginoon at hindi matatagpuan ito. Ito rin po ang kasaysayan ng five foolish virgin. Sa paganda, kailangan po may extra oil. And that extra oil is the truth that God's Spirit had guided us, that it was applied in our lives. The truth must be exemplified in our lives, that our life will be a light to the world. Kaya nga po sabi dito, the wicked look for, but cannot find the word of the Lord. The same company in Jeremiah chapter 8 verse 20 is again brought to view in this scripture. This searching takes place at the final close of probation just before the second coming of Christ. Thus, it is seen that the harvest is during the probationary time. Yan po mga kapatid. Ang katapusan ng mundo, katapusan ng mundo para sa mga bayan ng Diyos. Ngunit mayroon pa pong pag-asa sa ating kapanahonan na habang ang panirang damo ay patuloy na tumutubo sa loob ng iglesia, yung kanyang wheat, ang kanyang trigo ay patuloy na lumalago at magkaroon din po ng bunga. Sana po matagpuan tayo isa doon. Christ of Declaration, page 71. The tares and wheat are to grow together until the harvest. Kaya hindi po tayo magtataka na mayroon pong mga masasama sa loob ng iglesia. Mayroong maninirang puri. Mayroong maninirang tao na sinisiraan ang bawat galaw
ng ibang ministeryo. Kaya mga kapatid, beware. Mag-ingat po tayo. Baka tayo rin ay kasama doon. Kaya ito po ay mensahe, warning para po sa atin mga kapatid, because we love you. Ang samahan ng kapitulo versikulo ay nagmamahal sa bayan ng Diyos. Ang nagnanais ng mensahe ay ating maunawaan. The harvest is a part of probationary time, the last portion of it, because God's want that His people will be pure in these last days. The term the end of the world does include the last days. Yes, ang katapusan ng mga araw, it's actually a period of time. It's not that abruptly end, mga kapatid. However, the scripture do not limit its meaning to the final day, because we know that Christ will come. And Christ will come if His people, when the gospel of the kingdom shall finish to be preached, then the end shall come. Hebrews chapter kapitulo 9 versikulo 26. Subalit ngayon sa katapusan ng daigdig ay nagpakita siyang alisin ang kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang sarili. So in the end of the world, He had appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. So kabahagi po ang paglilinis ng mga kaluluwa sa ating panahon ngayon. And that is where Christ purposed why He entered into the most holy place. Yan po ang napakagandang mensahe ng ating iglesia. Christ entered into the veil, most holy apartment of the heavenly sanctuary. Once in the end of the world in 1844, and the judgment for the dead had started. And how many people are in the process of investigation from Adam? Imagine how many millions of people have died. Until now, we don't know that the dead are still the one that is investigated. But it will not end there, because there will be a judgment for the living, that God will have a pure people that will live alive without tasting death. They will be ready for translation. Thus showing that the term the end of the world is not limited, okay, sa huling mga araw o huling araw. In 1 Corinthians chapter 10, verse 11, now all these things happen. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa kanila para halimbawa. Kaya may susundan po tayo mga kapatid. We need to learn from the mistakes of our ancient parents. At ang mga ito ay sinulat para sa ating payo. Mga payo po natin. Upon whom the ends of the world are come. Dahil dito na po tayo sa katapusan ng mundong ito. This scripture speaks of those who lived in the last days of the earth's history. And it is our days. Thus, the term the end of the world means the last section of probationary time, and that is our time. The investigative judgment for the living, that our names will be investigated. If we are living in the truth or not, are we sealed by the truth? It is the time for sealing. Those who will be sealed will not die, mga kapatid. The harvest begins at this time with the removal of the tares from the Seventh-day Adventist Church. There will be an execution that God will
separate the tares from the wheat? Early writings, ito po yung napakagandang talata sa espiritu ng hula na nagpapaliwanag po sa atin kung anong gawain ng three angels' message. Sabi po rito, I then saw the third angel, said my accompanying angel, fearful is the work, kakilakilabot ang kanyang misyon. Bakit po? Awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares and seal and bind and the wheat for the heavenly garner. Ito po yung makalangit na bangan. Kung sa panahon ni Noe, mga kapatid, yan ang ark. In our time, will be a kingdom. God will establish a kingdom that His people will be saved. These things should engross the whole mind, the whole attention. Na ang mga bagay na ito ay dapat bigyan ng buong pansin, isipin, at buong lubos, tumpak, at kailangan po ng sakripisyo. Time. We spend time studying the Word of God. Alam natin, mga kapatid, na ang gawain ng tatlong anghel ay nangyayari sa oras ng pagsubok. The time of probation. Kaya nga po, there is a probationary time for us, Seventh-day Adventists. Therefore, the harvest or separation in the church takes place during the probationary time. Hindi po sa second coming of Christ. There will be a separation for those wheat and tares before Christ's second coming. Because He will come that His people will be pure already. So He will cleanse His church because He is to come to take His people to heaven, not to separate. Mga kapatid, ito ang dapat nating maunawaan sa Matthew 13. Ang paghiwalay ng trigo at mga panirang damo. Ito po yung harvest. Ito po ang tinuturo ng Matthew 13. Matthew 13, 40 to 43 points out that God will gather out of His kingdom, His church, all things that offend the tares. Kung sino mga panirang damo dyan, ay tanggalin ng Panginoon po yan. Kaya, let's pray and watch. All things that offend the tares, notice also that He will leave only the righteous. Yun po yung remnant. Matitira lamang yung mga matuwid, resulting in a pure church. Kaya po, kung basahin po natin ang Spirit of Prophecy, yan din po ang tinuturo. The last chapter of Acts of Apostles, you can review. The church triumphant. The church will be triumphant, mga kapatid, in these last days. But in our experience right now, we are still in a militant church. Because God wants that His people must grow together and experience to strive with all the power that God has given us. Sabi po rito sa TM, Testimonies to Ministers, page 47, paragraph 2, ang gawain ng paghihiwalay ay ibinigay sa mga anghel ng Diyos. It's not us who will separate. Kaya hindi po tayo aalis sa iglesyang ito. We will not going out of this church and attack the church. That is not our work. Our work is to remain true and faithful to the word of truth. Because that is our sanctification. We will be sanctified by the truth. Another scripture, mga kapatid, dito sa Amos. Amos Kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 3. Parang hindi napapansin po ang mga talatang ito. Ano po? Ngunit basahin po natin.
Sa gayon, ipinakita sa akin ng Panginoong Diyos at narito, isang basket ng tag-init. Basket of a summer fruit. Amos, ano ang nakita kita mo? Sabi ng Panginoon. No? Sabi po rito, what sayest thou? And I said, a basket of summer fruit. Then said the Lord unto me, the end is come upon my people of Israel. Kanino magtatapos ang sumapit ang katapusan? Sa bayan ng Diyos. I will not again pass by them anymore. Once lang ang Panginoon dumaan. Because there is a judgment, mga kapatid. There will be judgment that will, God will purify His church. Kaya sabi yan ni San Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 4, Versikulo 17. Ang judgment ay mauna po sa bahay ng Diyos. Sa kanyang sangbayan, kung saan ang katotohanan ay inilatag, ibinunyag. Kaya nga po kailangan na ang kanyang bayan ay mananatili sa katotohanan. Magmatibay dahil may mga pagsubok. There is a struggle between among us. But there is a last call. The 11th hour call. Because there is a harvest. Ipinakita po sa talatang ito. Na sabi po rito, and the songs of the temple shall be howlings in that day. Bakit po? Said the Lord God, there shall be many dead bodies. Maraming mamamatay. Bakit po? Kung inyo pong mababasa sa prophecy, ito po ay isang ilustrasyon lamang. At mababasa po sa Biblia. At may leksyon po tayong makukuha dito. Pag-aralan po natin. Isaiah chapter 3, verse 25. Ano pong nakasulat doon? Marami pong mga kabataan. Young people, young men, mighty men will be killed during the war. And it is expected, mga kapatid. Mangyayari pa. Yan po ay pag-aaralan natin next time, mga kapatid. So, they shall cast them forth with silence. There will be purification. Those who are wicked in the church will be judged. There will be what? Pag-aralan po natin yan, mga kapatid. Sabi po rito, this scripture shows that after the fruits or wheat are garnered, the end or close of probation will come for God's people, the church, and many dead bodies, tares, will be in every place. Kaya mga kapatid, it's a serious matter. God wants that we will not be included with those people who will be dead because of the execution of God's judgment for His church. Because God's church will feel the stroke of God's wrath. Testimonies for the Church, Volume 5, 211. Kaya sabi ni Isaiah, Kapitulo 52, Versikulo 1, awake, awake, gising, gumising, isuot mo ang kalakasan, o Zion, o Church. Isuot mo ang beautiful garments, ang magandang kasuotan. Ang magandang kasuotan po na yan ay yun po yung righteousness. Yung katwiran ni Kristo na dapat po pag-aralan natin yung Faith and Works written by Ellen G. White, published in 1979. It's a compilation
of how our message had been revived when it was rejected in 1888. That Christ, our righteousness, will be our cloth. That His righteousness will be a sin among us, mga kapatid. Kaya nga po, there is a very important thing to understand as God's people. The wicked will be cut off from among the people of God. Just before this, however, a message calling for Zion, the church, to awake and announcing that the harvest is about to begin is to be proclaimed to the church. That's why you are hearing it now, mga kapatid. Now there is a warning of judgment in our church. And the question is, are we ready? Are we living the truth or ignoring the truth? Kasi tayo ay naninira ng kapwa, naninira ng ministeryo, naninira kung sino man, hindi tinitingnan ang buhay. Mga kapatid, ayon dito sa Nahum, Nahum Kapitulo 1, Versikulo 15, "Behold upon the mountains the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, O Judah, keep thy solemn feast, perform thy vows, for the wicked shall no more pass through thee, he is utterly cut off." Mga kapatid, mayroong paghihiwalay, because that is the time of harvest. Ang matitira po, yan po yung remnant na sinasabi sa Biblia. The remnant will excel and their name will be changed. And there will be a light, glory, that will lighten the earth with Christ's righteousness, mga kapatid. Kaya dito pinagtibay sa book of Isaiah that there is a judgment that will separate the wheat and the tares. Hindi po yung second coming. Because the second coming is the taking of the righteous. But in here, in the harvest, the one that will taken will be the tares. Sila po ang unang tanggalin. Because the remnant will be put in the barn, in his kingdom. And his kingdom, Christ will come to take and got of what we call vacation. The 1,000 vacation in heaven, mga kapatid. Kaya dapat natin maunawaan ang harvest na ito po ay hindi ang pagdating ni Kristo. Kundi ang harvest is the time where God's people will be judged, investigated. Kaya si Kristo nandoon sa langit. In the most holy place to investigate not only the dead, but also the living. Kaya dito mga kapatid, sa unang bahagi ng ating turo na ito, paghasik ng butil ng katotohanan ay pinangungunan ng ating Panginoong Yesus na siyang katotohanan, daan at buhay. 1:14-6, ang kaaway ay naghasik din ng panirang damo habang ang mga manggagawa ay natutulog. Ngunit ang pagtanggal nito ay magdulot ng lubhang panganib para sa pagbaka matanggal din ang iba. Mga kapatid, sa ikalawang bahagi nito ating pag-aralan kung paano po ang plano ng Panginoon sa ating iglesia. Naway ang patuloy na pakikisama ng Banal Espiritu ay sa atin hanggang kailan. Salamat at God bless you to everyone. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manikluhod para po sa ating panalangin.
Senyo Dakila at mabagi naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga mensahe na inyong pinagkaloob sa amin. Nanaway kami bilang inyong mga anak sa Iglesia Adventista de Santa Maria ay maging handa sa paghahatol, sa pag-aani, dahil alam po namin na kayo po ay nagnanais ng inyong bayan ay maging sakdal at maging daluyan ng pagpapala, maging liwanag sa sanglibutan. Kaya nga po't nais namin ibalik sa inyong papuri at pasasalamat na ang mensaheng ito ay inyong pinabatid sa amin upang aming maunawaan na we are to grow in the knowledge of the truth that you want that your people will be purified, that we are growing with the tares among us, O God. May your Holy Spirit, may your guidance, may the truth will change us from glory to glory, that your name will be glorified, O God. Bless us at pagpalain niyo po ang aming mga kapatiran, ang mga taong naniniwala at nanampalataya na kayo po ang siyang Diyos na tumatag ng langit at ng lupa at patuloy na nag-aaral po ng inyong mga salita. Naway gabayan din po sila upang makita ang liwanag at maging kabahagi po sa inyong bayan. Na kami po ay maging ilaw at liwanag sa sanglibutan ito na kahit may mga kaguluhan, mga events that are coming up to test the time of probation where you have given us the preparation for our lives to be imparted with power, that we will be sounding the trumpet with a certain sound because you have given us the messages of the hour. Thank you so much, O God. Dismiss us with a blessing at this moment. And may your continual protection, guidance, and sustenance be upon each one of us. And we pray that your name will be glorified. We return back the glory and honor to your worthy name. We pray in the loving name of our Lord Jesus. Amen and amen. God bless you.